Mga bata, halina at ating panoorin ang kwentong Ang Matatagong Tinig na isinulat ni Binibining Abigail T. Malabanan. Araw ng Lunes, unang araw ng pasukan sa paaralang elementary ng Paliparan. Maagang gumising si Ana at masiglang nag-ayos papasok sa eskwela. Ana, anak, gising na! Ngayon ang unang araw ng iyong pasok! Bagamat nasanay nang pumasok sa eskwelahan mag-isa si Ana, mayroong kaunting kaba sa kanyang dibdib dahil siya ay bagong lipat ng paaralan at nakadarama siya ng pangamba kung makakahanap ba siya agad ng kaibigan. Excited na akong makilala ang aking guro at mga kaklase. Pagtuntun niya pa lang sa bago niyang paaralan ay kapansin-pansin na ang katahimikan sa buong paligid. Ang tahimik? Bakit kaya walang tao sa paaralan? Ah, baka nandun sila sa aming silid-aralan. Naglakad si Ana patungo sa kanyang silid-aralan. Ngunit, laking pagtataka niya na wala ni isang tao sa loob nito. Wala rin siyang naririnig na sino mang nagsasalita o kaya ay naglalakad sa gusali kung saan siya ay naroon. Wala rin tao dito. Teka sandali, ano kaya yung naririnig ko? May magandang tinig na nakanta. Napakaganda ng tinig, ngunit may malungkot na damdamin siyang naririnig sa awit nito. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makarating siya sa silid-aklatan kung saan natagpuan niya ang isang kahon. Naku, ano kaya ang laman nitong kahon? Bakit tila dito galing ang tunog ng magandang tinig? Sa loob ng kahon ay matatagpuan ng isang nakatuping papel. Ang papel ay luma na at animoy, ginusot at pinagpasapasahan kaya medyo mahirap maunawaan kung ano ang nakasulat dito. Gamit ang pulang tinta na kasing kulay ng rosas, mariing isimulat ang mga kataga na labis na kinagulat ni Ana. Bagamat maliit ang pagkakasulat at tila ba'y minadali ito, pilit inunawa ni Ana ang mga salita at gumising sa kanyang diwa at naging daan upang kanyang mapagtanto kung bakit sa unang araw ng pasukan ay walang tao sa eskwelahan, walang mga guro at siya lamang mag-isa sa buong gusali. Buong lakas ng tinig niyang binasa ang mga kataga sa papel na ang sabi ay, "Gising na Ana, malapit na mag-ikawalo ng umaga. Tatapusin mo pa ang iyong module upang maipasa na natin sa iyong guro at maipawasto." Biglang namulat si Ana sa kanyang kakaibang panaginip at napangiti. Marahil ay nananabik na siyang magbalik sa eskwela at makasama ang kanyang mga kamag-aral at guro. Matutuklasan sa ating binasang kwento na si Ana ay may natatagong tinig sa kanyang sarili na nagsasabing nais na niyang bumalik sa paaralan upang doon mag-aral, matuto at makisalamuha sa kanyang guro at mga kaklase. Ngunit, hindi pa ito posible dahil mayroong pangbanta ng pandemya na nakaabang sa kanyang paglabas. O mga bata, nawa'y nagustuhan niyo ang aking kwento at mayroon kayong natutunang aral.